Pasado alas 7 na ng umaga, balikan natin ang sitwasyon sa Manila North Port at naroon pa rin nakasama natin si Mariz Umali. Mariz! Good morning, Ivan. Nandito pa nga rin tayo ngayon sa Manila North Port at habang umuusad nga yung oras, ay nakikita natin na mas nadaragdagan na rin yung mga pasahero na dumarating dito. Pero kung mapapansin nyo po, eh maraming nakaantabay dito sa may excess baggage area dahil kung makikita nyo po, eh talagang pinoproseso pa yung kanilang mga bagahe dahil mukhang buong bahay na ata nila yung kanilang inuwi. At nandito po sila sa may excess baggage assessment area para hintayin yung pag-assess at pagproseso sa kanilang mga bagahe. Ano? Pagkatapos po niyan ay dadiretso sila dito sa may concourse area, yung waiting area. Dahil nga po hanggang sa mga sandaling ito ay sarado pa po yung passenger terminal area kung saan dadiretso yung mga pasahero mamaya bago sila sumakay sa mga barko. At makikita po natin dito ay napakaraming mga pasahero naghihintay ng kanilang mga trip. Ano? Karamihan sa kanila mga 1 a.m., 2 a.m. pa o yung iba mga kahapon pa talagang pumunta rito para sa kanilang trips. At makakausap po natin sa puntong ito ang isa sa mga pasahero na si Ma'am JC. Good morning po! Hi, good morning! Good morning, ma'am. Ma'am, bali, kayo po, kailan pa po kayo nandito? Kahapon po ng 3 dumating. 3 p.m.? Yes. Dahil supposedly po, kailan po yung inyong trip? December 21. Kahapon po yun. Nang 6. Pero ano po nangyari? Bakit hindi po kayo natuloy? Nag-move daw po eh. Mm-hmm. Yes. So, na-postpone. Yes. May sinabi po bang dahilan kung bakit na-postpone o kaya na-delay yung inyong trip? Walang explanation po. Pero habang nandito po ba kayo, dahil na-delay yung inyong pong biyahe, binibigyan po ba kayo ng mga pagkain? Or so, hindi na rin po kayo nakatulog? Hindi dito po. Dito na kayo nag-stay? Kasi matigas po yung sakit po sa, matigas po yung chair. Oo. Wala po, wala po. May sinabi po ba kung anong oras yung magiging biyahe po ninyo? Sabi eh, 3 p.m. So, kayo na po bahala sa mga pagkain ninyo? Sa lahat? Nag-order na lang po ako sa Jollibee. Alright. So, may kasama po ba kayo dito? Ako lang po, pero may katabi lang po, kapasahero po. Okay, mukhang naging kaibigan nyo na rin po ata yung mga pasahero rito sa Taganyo. Nanood na lang po kami ng Netflix. Pero ma'am, napansin ko po, ang dami nyo pong bagahe. Ano po bang, yan po ba yung mga pasalubong nyo? Gano'n na po ba kayo katagal nung huli kayong umuwi sa Cebu? Ano po, July 2019. Oh, 2019. Yes. And then, pandemic. Okay, so 3 years. So talagang, ano po yung pakiramdam na finally makakabalik na ulit kayo sa Cebu para makita inyong pamilya, especially ngayon Masarap Pasko. Masarap po, at saka excited. So ito po bang laman na ito? Puro mga pasalubong ninyo at inyong mga panregalo? Mm-hmm. Wala po. Hanggang kailan po kayo magsistay sa Cebu? Until January 5. Oh, good. Very good. At least, masusulit niyo po talaga. So, ma'am, maraming po salamat. Ingat po kayo sa inyong biyahe. And Merry Christmas po. Advance Merry Christmas to Advance and all of you. Meron po ba kayong mga sasabihin sa inyong mga pamilya? Okay. Abangan kayo. Oo. Panori na lang ako. Alright. Maraming po salamat, ma'am JC. Ingat po kayo sa biyahe. At ingat po kayong lahat, mga kapuso, sa inyong biyahe. Merry Christmas po sa inyo. So, yan muna ang latest mula dito sa Manila North Port. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.